Pagpalang araw na naman po mga kadahon. Topic naman po natin ngayon ay tungkol sa banaba. Isang herbal medicine na naitatanim sa mga tropical country at madaling tumubo kung ito'y ating aalagaan ng maayos. Alam niyo po ba mga kadahon na ang banaba ay may English na Queen Flowers, Pride of India. At ito po ay may scientific name na Lagerstromia speciosa at Munchausia speciosa at Lagerstromia reginae. Ang banaba po ay isang medical plants na ginagamit na ating mga ninuno at magpahanggan ngayon patuloy na tinatangkilik ng mga tao dahil napatunayan ng ating mga eksperto na ito ay mabisang herbal medicine sa iba't ibang karamdaman dahil tinataglay nito ang maraming benepisyo na nakakatulong sa paggamot at pag-iwas sa mga karamdaman. Kaya naman marami na tayong nakikitang mga banaba tea, banaba capsule, banaba na mga tablet. At maging sa mga pharmacy, drugstore, supermarket at mga tindahan ng nagtitinda ng mga herbal medicine, madalas na po natin nakikita ito na tinitinda nila bilang tsaa dahil sa angking galing na nagpapagaling ang banaba sa mga karamdaman, ito ay puno na namumulaklak ng kulay lila or violet. At namumukadkad siya na parang gumamela. Ang bunga nito ay kahugis ng ubas at chocolate color yung ang dahon nito ay nilalaga at yun ang inumin araw-araw ng taong may karamdaman. Pwede rin itong patuyuin, ibilad sa araw at i-stack para ito ang lagain araw-araw kaya walang sayang sa dahon ng banaba dahil kahit tuyong-tuyo na ito at magkanda putol-putol na, pwede pa rin itong lagain at inumin ng taong may sakit. Dahil napakarami nitong bitamina at benepisyo sa ating kalusugan. Tulad ng napakataas na tannins, pinoli compounds, flavonoids, saponin, corosolic acid, ilegitanin, lagerstromine, galutanins at nung taong 1940 napatunayan na ito ng mga eksperto na isang mabisang herbal medicine kaya tinawag nila itong tree native sa Timog Silangang Asya. At ang mga sakit nga po na kaya nitong pagalingin unang-una ang kidney disease, ang banaba po ay diuretic kaya kayang iwas out at palabasin ang mga bato-bato or asin sa ating mga kidney kaya napatunayan na napapanatili nito ang healthy ng ating mga kidney dahil doon may iwasan ang pagkakaroon ng UTI at kidney disease. Pangalawa naman po ay lumalaban din po ito sa diabetes. Ayan. Ang banaba ay nakakatulong sa mga taong may diabetes dahil pinabababa nito ang blood sugar ng taong may diabetes at tumutulong din ang banaba para i-maintain ang ating blood sugar. Ngunit babala po ng ating mga eksperto kung may iniinom kayong maintenance na gamot para sa diabetes, huwag po kayong iinom madalas ng banaba tea. Dahil baka magka-contra sila at magka-allergy kayo. At pangatlo nga po, nakatulong din po ito sa mga taong may high blood. Ang pag-inom po ng banaba ay nakakatulong para pababain ang ating mga dugo at i-sirkulasyon ng maayos ang daloy ng ating mga dugo. At tinutulungan po nito na maging maayos ang daloy ng ating dugo sa ating puso at dahil po doon naiwasan ang pagkakastroke. At dahil po ang banaba ay nakakatulong para iwas out ang mga bad cholesterol sa ating katawan
Kaya napapanatili po nitong malusog ang ating mga puso at maiwasan din po ang heart disease or pagka-stroke nga po. At lumalaban din po ito mga kadahon sa mga cancer disease. Ang pag-inom po ng nilagang banaba or banabati ay nakakatulong para kontrolin ang pagdami ng mga cancer cells na tumutubo sa ating katawan. Halimbawa, mayroon kayong cancer ng sa bituka o kahit anumang cancer sa inyong katawan. Ang banaba din po mga kadahon ay tumutulong din para bumaba ang ating mga timbang, yung mga taong gusto magpapayat. Ayan, napakalaking tulong po ang banaba para sa mga taong gustong pumayat dahil po ang pag-inom ng nilagang banaba ay nakakatulong para pumayat ang isang tao dahil mabilis nitong tinutunaw ang ating mga kinakain. At pinababagal nito ang pagkagutom natin, kaya maiwasan ang kain ng kain natin na nagiging dahilan ng mabilis na pagtaba ng isang tao. At maganda rin po ito mga kadahon sa mga taong dumadanas ng diarrhea. Maglaga lang po ng balat ng kahoy ng banaba at yun ang ipainom sa taong dumadanas ng diarrhea, upang matigil ang madalas na pagdumi niya at nang sa ganon mabilis din siyang makabawi ng lakas mula sa panghihina dulot ng diarrhea or pagtatae. Maganda rin po ito mga kadahon sa mga taong dumadanas ng pamamaga ng katawan or namamaga ang balat dahil sa mga insect bites or sa mga allergy sa pag-inom ng mga gamot. Ayan, dikdikin lamang po ang mga dahon ng banaba. Dikdikin nyo po ito ng pinong-pino hanggang kumatas. At yun po ang itapal sa parte ng namamagang katawan o namamagang balat upang mabilis itong humupa at mawala ang pamamaga ng inyong balat. Dulot ng mga iniinom ninyong mga gamot na na-allergy kayo or sa mga kinakain din natin na mga nakaka-allergy, yan lang po yung magandang ipangtapal para sa mga balat na namamaga. Maganda rin po ito mga kadahon sa mga taong may mga pigsa o madalas tubuan ang pigsa. Durugin lang po ang dahon ng banaba at itapal ito sa pigsa para mabilis itong gumaling. At sabayan nyo na rin po ng pag-inom ng nilagang dahon ng guyabano para hindi na pabalik-balik ang pigsa at para ma-wash out na rin ang mga cyst or tumor na tumutubo sa inyong balat or katawan po ninyo. Maganda rin po ito mga kadahon sa mga taong madalas masakit ang ulo dahil dulot ng mga sobrang init or dahil sa migraine. Ayan, maglaga lang po kayo ng dahon ng banaba at inumin po ito para mawala ang pananakit po ng inyong ulo. At i-massage nyo na din po yung katas ng dahon ng banaba sa inyong ulo para mabilis po ang resulta ng pagkawala ng sakit ng inyong ulo. Ang banaba po mga kadahon ay isang antioxidant din. Dahil po ang banaba ay mayaman sa antioxidant na pumoprotekta sa ating pankreas at lumalaban sa mga free radicals. At ito rin po ay antibacterial dahil ang pag-inom po ng banabati ay nakakatulong para protektahan tayo laban sa mga virus na dulot ng pagkakaroon ng sipon o mga virus na ito ay tinatawag na Staphylococcus Aureus virus, Bacillus migratorium at anti-human rhinovirus or HRV virus. Disclaimer lang po mga kadahon, ang mga halamang gamot, gulay, herbal at mga prutas ay maaaring makatulong sa atin mga iba't ibang karamdaman. Subalit, kung may nararamdaman na po kayong kakaiba sa inyong katawan na parang may nararamdaman kayong sakit,
importante pa rin pong unahin muna ang pagpapakonsulta sa doktor para mas mabigyan kayo ng tamang laboratory, tamang reseta, tamang gamot na inyong iinumin, na angkop sa inyong karamdaman, at upang mas malaman po kung ano talaga ang inyong mga karamdaman, nang sa ganun po ay maagapan ng mas maaga, bago pa po ito lumala. Ayan lang po mga kadahon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong panonood, at patuloy na suporta na binibigay po ninyo sa aking YouTube channel, Herb7 Channel. Don't forget subscribe po, like, comment, and share na din po. Comment nyo lang po kung ano yung gusto nyo pong ipa-vlog kay kadahon para mabigyan po natin ito ng kasagutan at mabigyan po natin ito ng kalinawan. Maraming salamat po. Happy watching and God bless us. Ingat po kayo. Bye-bye.